Paano nga ba mag-apply ng loan online sa Pag-ibig? Pwede rito yung short-term loan, calamity loan, or multi-purpose loan. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Mag-loan tayo ngayon sa Pag-ibig kung saan gagamitin lang natin yung phone natin. Pwede nyo itong gawin sa app mismo ng Pag-ibig. Bali dito sa Play Store or App Store, isearch nyo lang yung Pag-ibig katulad nito. At makikita nyo na yung virtual Pag-ibig. I-install nyo lang yan at kapag nakita nyo na yung open na button, it means na nasa phone nyo na siya, katulad nito. Tap ko lang yan at mag-login lang ako gamit yung email address and password ko. Tap ko yung login. From here, makikita ko na agad yung detalye ko sa account. Andito rin yung registered phone number. At kapag pumunta ko sa main, andito na yung iba't ibang features. Pwede tayong mag-check ng regular savings or i-check din yung MP2 savings natin katulad nito. O mag-apply na ng loan online. Kung sakaling merong state of calamity sa lugar ninyo, pwede nyong i-take advantage yan kasi mas mababa yung interest rate na meron dito. Pero kung sakaling wala namang state of calamity sa inyo, pwede yung multi-purpose loan at i-tap lang tong apply now. So halimbawa, piliin ko to. And then sa bandang baba, merong apply now ulit. Tap ko lang yan. Loan term, pipili tayo kung 2 years or 3 years pa. Also, pipiliin din dito kung ano ba yung state of calamity. Para sa case ng multi-purpose loan, hindi na kailangan piliin yung state of calamity kasi nga, diretso na siya pag tinap ko yung apply now. Eto, makikita agad yung loan entitlement o magkano yung pwede kong hiramin sa Pag-ibig. Sa pinakababa, ilalagay mo rito kung magkano yung desired amount mo talaga na i-withdraw. Katulad nito. Pero kung gusto mo naman na i-maximize na yung nakikita mong amount dito, which is itong 80% of TAV. TAV means total accumulated value o yung total mong naipon na sa Pag-ibig. I-tap mo lang itong maximum at manaloan mo na yung total 80% ng loan mo. Pero sa akin, hindi. Balik ko lang to dun sa desired amount ko lang, which is ito na siya. Para sa purpose naman, pipiliin mo dito kung ano yung dahilan. Meron itong minor home improvement hanggang sa other needs. Halimbawa, kailangan ko lang siya dito sa vacation or travel. Select loan term, piliin kung 2 years or 3 years. Obviously, kapag 3 years, mas mahaba yung paghuhulog sa Pag-ibig. Pwede rin naman 2 years. And then, select loyalty card plus. Ang mangyayari kasi is hindi na mag-i-issue ng cheque ang Pag-ibig. Instead, itatransfer na yung pera doon sa bank account mo, which is yung loyalty card plus na kinuha mo sa Pag-ibig, valid ID na siya at bank account pa siya. So, pwedeng powered ng Union Bank or AUB. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano makakuha nun. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga link ay nasa baba. Piliin ko to and then I agree sa terms and conditions. I-tap natin tong submit. Very quick sa calamity loan, pipiliin nyo lang yung loan term ninyo. Dito kasi makikita na kung 2 years or 3 years. Also, pipiliin nyo rin kung ano yung bagyo or yung dahilan ng state of calamity na na-declare sa lugar ninyo. Halimbawa, napili nyo na. And then, sa bandang baba, ilagay nyo lang din yung desired amount. Halos pareho lang siya sa multi-purpose loan. Ang pinakakaibahan ay pipiliin nyo yung bagyo o yung kalamidad na naka-apekto sa lugar ninyo. And then, loyalty card plus, piliin ko lang din dito ay yung... Dalawa kasi yung card ko nga pala sa Pag-ibig, piliin ko lang yung isa. Check ko to and then tap ko yung submit. Do you want to submit your application? Sa akin, submit ko na. And then, hintayin ang code or one-time PIN na ipapadala sa inyo. Sa cellphone number ito, pinadala. Which is ito na yon. Kapag nga pala makaka-receive kayo ng OTP, wag na wag to ibibigay sa ibang tao. It means na may nangyayaring transaction sa account ninyo. And since ako yung gumagawa ng mismo transaction at alam kong legit yung OTP, pwede na ako mag-proceed. In-enter ko na dito yung OTP, tap ko yung proceed. And eto na, yung status niya ay pending. Ang next step ay nasa bandang baba. Kung nagkatrabaho kayo sa isang kumpanya, kailangan pa yung i-approve or i-certify ng HR ninyo o yung pinagkatrabahuhan nyo nga. And then, pwede nyong balikan itong app para sa status. Also, may ma-receive din kayong text about sa transaction o sa pag-loan na ginawa ninyo. Andito yung confirmation. Pero hindi pa to yung mismong approval ng loan ninyo. Hihintayin pa natin to na ma-approve at ma-transfer talaga successfully doon sa Pag-ibig card or Pag-ibig ATM card natin. And then, kung gusto nyo i-double check yung loan ninyo, mag-login lang ulit sa account ninyo o sa Pag-ibig app. And then, pumunta sa main, i-check yung sa loan, and then apply now.
Dito nyo makikita yung pending application ninyo, pati yung loan reference number nung ginawa nyong pag-loan dito sa Pag-ibig. Also, pwede nyong i-double check yung details nga pala, tap nyo lang tong arrow, and then makikita nyo ulit dito yung loan reference number, also yung loan amount, yung status niya, and lastly, sa pinakababa, may option kang i-cancel yung loan application. Halimbawa, tingin mo nagkamali ka or babaguhin mo na lang yung amount, tap mo tong cancel loan application, and then sa cancellation reason, ang natitira lang dito ay no longer interested. Pag sinap nyo yan, and then tap nyo yung cancel loan, mag-proceed na sa next step para tuluyan na ngang ma-cancel yung ina-apply ninyong loan. And kung may question kayo na gaano katagal bago to ma-approve, depende rin sa employer kung gaano nila katagal ma-certify. So, mas maganda na makipag-coordinating kayo, pero para sa mga OFW, voluntary members, ang sabi mismo ng Pag-ibig para sa case ng multipurpose loan, pwedeng abutin ng as fast as 3 days para ma-receive yung loan. Pero sa calamity loan, just in case, kapag marami nag-a-apply, pwedeng mas tumagal pa, pwedeng umabot ng 1 to 5 business days, o pwedeng mas mahaba pa, depende sa dami ng nag-a-apply. At para sa iba't ibang tutorial videos na pwede nyo pang i-check or update tungkol dito sa mga naging next step, pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga videos sa bandang baba. Sana makatulong, and see you sa mga next videos. Bye-bye!